Pepa, isang matunog na pangalan ngayon sa industriya ng vlogging, lalong-lalo na sa Bicol Region, na halos may 600,000 followers sa Facebook at 100,000 plus subscribers sa YouTube. Isa ngayon na may tuturing na legendary sa pagpapatawa. Boss ka Repa, at ang Repa, binaliktad lang yan na pare. Diba? So, garo siya barkada, kabarkada, katropa. So, binaliktad ko lang para ginigman. So, nagkaya siya naging karepa. Sa isang interview kay Jerome Martinez Davis, or mas kilala bilang Boss Karepa, sinabi nito na gumagamit siya ng iba't ibang characters para maiparating ang kanyang kwento at pagpapasaya. Isa sa mga sikat na pangalan ng character na binuon niya ay si Boy Lado, matapang sa kanilang lugar, ngunit takot naman sa kanyang asawa na si Tia Linda. Nandyan naman si Bogart at iba pang character na talagang pangalan pa lang, matatawa ka na. Nagpun lang ako sa sarong video na garo siya kaugmahan lang, trip-trip lang. Tapos dakol man nagdalan, dakol man nauugma, tapos dinidikit-dikit ko siya pa dagos-dagos. Hanggang sa nagdakol na lang, dahil ko na naawat, dinagos-dagos ko na. Ngunya, nasa apat na karakter. Sisay-sisay yan. Pwede mong pabistado sa mo yan sa mga paradalan tangon na pagdahong di. Sisay tayo mga characters na yan. Sige daw. So, ang pinakasikat ngunya na karakter, si Boy Lado. Yan! Si Boy Lado. Sikat talaga si Boy Lado. AKA Raven Angel. Yeah. Na dadamog ninda. Tapos, yawon man si Bogart. Mm. Diba, na karakaulay man ni, ay, kalaban ni Boss Karepa, kumbaga. Tropa niya na karakalaban niya. Oo. Diba? Tapos, pagwapa duman din nagluluwa si Chalinda. Nagsimula umano siyang gumawa ng video na cellphone lamang ang gamit. Sa isang topic, inihahayag niya ang kanyang mga opinyon. Subalit, lumipas ang panahon, gumawa siya ng iba't ibang karakter upang mabigyan umanong kulay ang kanyang mga videos. Dahil sa pumatok ang kanyang mga videos sa pagpapatawa, pinatuloy niya ito hanggang sa dumami ang kanyang mga followers. Sa gabos na nagdadalan niya, nagpuno ako mag-vlog, cellphone lang gamit ko. Yes. Hanggang sa nag-aabot akong 200,000 followers, cellphone lang gamit ko. Mm-hmm. Cellphone ang pang-camera ko, cellphone ang pang-edit, cellphone gabos. Gabos sa cellphone. Gabos cellphone, hanggang 200,000. Tsaka ako nagbakal ng camera, kang dakol naman sila. Deserve naman nila makailing yung magailing quality. Aminado si Karepa na mahirap gumawa ng video na siya lamang mag-isa. Umaabot umano ito sa halos 4 hanggang 5 oras sa paggawa lamang ng isang video. Kasama na riyan ang pag-iisip ng content, scriptwriting at editing. Nauubos umano ang kanyang oras sa editing ng subtitle from Bicol to Tagalog. Kung video ko is more on 3 minutes, 4 minutes, or 5 minutes lang para di man sayang ang oras kang tao. Yeah. Diba? So halipot lang na video. Pero itong halipot na video ng ito, nasa 3 to 4 hours ko ito ginigibo. Diba? So ma-shoot ka, syempre solo lang ako. Ako nag-shoot, ako gabos. Tapos ma-edit ka pa. Ma-edit ka pa ng subtitle. Tapos ma-upload ka. Dahil sa dumadami na ang kanyang followers, di na may iwasan ang makatanggap ng negative comments. Subalit hindi na lang umano niya ito pinapansin, sapagkat mahalaga umano sa kanya ang pagpapasiya ng mga tao. Sa bashers, sabi nga ni 1% sa naman niya. Iyo, yes. Tama. Diba? Mas dako lang napapaugma mo. Mas dako lang nagsusuporta sa'yo. Tsaka sanay na ako, ta basketball player ako eh. Diba? So ang basher, normal na lang. Kumayo kang deka, kumbaga deka masikat, kumayo kang basher. So kaibahan na siya. Dahil na rin sa kailingan ng iba niyang tagahangan na alisin ang pagmumura, paunti-unti na rin niyang natututunan na alisin ito para sa mga batang nakakapanood ng kanyang mga video. Big promise ko yan sa mga followers na padikit-dikit, haliyon ko si Muda hanggang sa makuha ko si... Tadyang kaya ako nagpuhon eh. Sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas galing Amerika, nilaan niya ang 2 buwan na bakasyon sa kanyang pamilya at meet and greet show sa kanyang mga tagahanga. Kakahali ko lang sa Katanduanes, yeah. Which is okay man. Dakul tao. Dakul naman kita na napaugma sa Katanduanes. Tapos may mga masunod pang show, di ba? Okay lang sabi. Sige po. May mga masunod pang show, di ba? Ugwadig di sa Naga, araw kang sa... 18, nakapost man yan sa page ko. Tapos, sa Pitcha 16 and Pitcha 15 and 16, siya kami sa Camnorte. Sa Dait, may showman. Tapos sa Labo, garo meet and greet. Tapos, ugaman kami sa Sorsogon, diba? Nakapost siya gabo sa page ko. Aram naman ka mga Nagbigay rin siya ng mensahe sa lahat ng mga nais magsimula ng vlog. Kailangan ng manong maging totoo sa sarili. Sa mga gusto magpuning vlog, ang inot mo lang ibuhon is itry mo. Tari mo man maaraman kung demo itatry, di ba? Mm-hmm. Tapos mag-iisip ka ng mga bagay na original sa sa'yo mo. Mm-hmm. Di ba?
pag sige mo lang pang-arog na yung script ng iba, mm. nagdadalan mo ng tao, di ba? Maano ka kaya ng copycat. Basta ang pinaka-importante dyan, i-try mo. Tadakol kayang gusto mag-vlog, ang iniisip ninda, maayo kaya kung camera. Yes. Kaya kung sa- Eden Floradita, Beach TV.